si Ate Irma, siya ang makakasama namin sa patuloy na pag-aalaga kay Papa. Very thankful kami sa kanya. Wait lang, hintayin ko muna makatawid kasi gusto ko safe din siyang tumawid ba? Hindi rin ako mapapakali. Nasa na kaya? Hindi pa siya nakakatawid eh. Hindi kong itawid. Parang may harang yung ano yung tawiran niya. Kaya ba niya? Ayun, nakatawid na siya. Eh, dapat makasakay siya. Makita kong makasakay siya. Ayun! Saktong-sakto naman yung sasakyan niya. Ay, nakakatuwa. Nakasakay na si Ate Irma. Okay. Siyempre, ganyan tayo maghatid, guys. Dapat, I make sure na okay siya. By the way, Abigail, maraming salamat sa mga regalong binigay mo. So, ngayon naman, ang gagawin naman natin ngayon is ibili tayo ng mga gamot ni Papa. So, kanina, kwento ko lang sa inyo yung araw ko, ah. Kanina, nandun ako sa hospital. Isama ko mother ko, pero bago yung mangyari yun, may mga thank you CM na yung mga ginawa muna ako sa labas ng hospital. Isa na doon yung mga kailangan ni Papa, katulad ng pagkuha ng mga gamit na kailangan dalhin sa hospital para pagka na-discharge na siya o napalabas na siya ng hospital, eh meron kaming oxygen, meron kaming regulator ng oxygen, merong nakausap na ambulance, meron ding mga tutulong sa pagbuhat kasi gustuin ko man, hindi ko kayang buhatin mag-isa si dad. And then, yung oxygen na pinarefill ko, pinuntahan ko din. Nakakatuwa nga kasi yung mismong guard nung kung saan ako nagpa-refill ng oxygen, nagpa-picture sa akin. At nakakatuwa dahil siya pa yung tumulong sa akin sa pagkarga ng oxygen sa likod ng sasakyan. Yung nagtitinda ng oxygen, nagre-refill, ang bait-bait din, nagpa-picture din sa akin. Kakilala niya daw ako kahit nakamask ako. So ngayon, pupunta ako ng Mercury. Kasi ang kailangan ko naman sa Mercury is magbili ng gamot ni Papa. Pero bago mangyari lahat ng to, sinakay namin si Papa sa ambulance, kinuha ko yung sasakyan, nag-convoy kami ng ambulance, and then inayos namin yung kwarto ni Papa. May mga kasama ako nagbuhat kay Papa, nag-set kay Papa, inayos namin yung oxygen niya. Then siyan, si Ate Irma at si Ate Maylene, nakakatuwa, binigay sila ni Lord sa amin to help us. Tinulungan nila kami mismo dun sa pag-aalaga kay Papa sa mismong nilinisan nila si Papa, inayos nila si Papa, and si Mama naman was able to kami lahat. Eh, thank you Abigail, was able to really, we really get to pay the hospital right away para makalabas na kami, para madala na namin si Dad dito sa bahay. So I'm so happy na nasa bahay na si Papa, I'm so happy na kasama na namin siya. Maaaring sabihin ng iba parang bakit namin nilabas si Papa kaagad-agad eh parang hindi pa naman ganun ka-stable. I mean, stable na yung ano niya, vitals niya. Everything within him is stable already. Hindi pa lang siya makagalaw, it's because of the stroke. Hindi niya magalaw yung kanyang paa, hindi niya magalaw yung kamay niya. Pero nakakadilat na siya, nakakagising siya, hindi siya makapagsalita dahil meron siyang trichostomy. Pero hindi lang yung bagay na yon ang malaking factor kung bakit namin siya inuwi. Another factor is that nagkaroon na kami ng clearance from the doctors na iuwi na siya. At ang ginawa namin para maging tuloy-tuloy ang recovery niya is we made his own room as if it was an ICU. So ginawa namin parang ICU room, parang hospital room yung isang kwarto para makasama namin si Papa. So kami ang nag-aalaga kasama si Ate Maylene, kasama si Ate Irma, and then kami ni Laraf, kami ng mother ko, tuloy-tuloy kaming nagbibigay ng care kay Papa. At palagay ko bilang isang tao na may pamilya at may mga kasamang nag-aalala sa iyo, mas lalakas ka o mas mabilis kang gumaling pagka yung naririnig mo yung boses ng family mo.
naririnig mo yung boses ng mga nagmamahal sa'yo, nag-aalaga sa'yo. I think malaking factor yun, no? So, yun yung pinangahawakan namin. That's why kami, we really tend to give time na makauwi na si Papa. Wait lang guys ha. I'll just park here. Sa Mercury. Mercury kasi ito eh. Sa Mercury na ako. Kunin ko lang yung parking. Thank you.